Alright, magandang hapon mga migs. Ngayong araw na to is magpapalit tayo ng sprocket set natin kasi medyo luma na yung stock na sprocket set natin. And medyo may problema na yung kadena natin kasi nagla-lock up na siya dahil sa mga na-stock up na dumi kasi hindi natin masyadong nalilinis yung kadena natin. So ngayong araw na to is papalitan natin ng kadena and sprocket set na mas malaki. So yung stock na sprocket natin is 47 feet and sa harap is 15 pa rin. So bale sa likod lang yung lalakihan natin na sprocket. So bakit nga ba tayo magpapalit ng malaking sprocket set? Kasi gusto nating ma-increase yung acceleration speed ng motor natin kasi medyo mabigat yung TFX. So kadalasan kasi ng mga rides namin is nasa mga bulubundukin or hindi naman masyadong maraming straight lines yung mga daan namin dito. So it's a good idea na rin para magpalit ng mas malaking sprocket. So alright, ano nga ba mga kailangan natin? Ito at 8mm na T-wrench tsaka yung sprocket set natin na nabili natin sa Shopee. So ililink ko na lang sa sa baba yung link ng store ng nabilan ko na sprocket set. So kung sa mga katulad kong motor dyan na TFX or R15 tsaka Sniper or FZ, pwede nyong i-visit yung link kung gusto nyong bumili ng sprocket set. Alright, so unang gagawin natin is tatanggalin natin yung sprocket cover tsaka itong rear tire natin. So alright, umpisa na natin. So ayun, natanggal na natin yung sprocket cover natin. So later after natin matanggal yung after natin maluwagan yung rear tire, tsaka na natin tatanggalin tong front sprocket natin. So tara, tanggalin muna natin tong rear tire natin or paluluwagan muna natin kasi para mas maluwag to tsaka matanggal natin ng maayos yung kadena, yung stock na kadena natin. So pasensya na nga pala kung medyo marumi yung motor natin ngayon kasi di tayo nakapag washing kasi medyo maulan. Kaninang umaga nga ay sa umulan din eh. So ayun. So pasensya na kung medyo marumi. So luluwagan na natin tong pang-adjust ng kadena para maluwagan natin tsaka matanggal na rin yung kadena gamit yung chain link cutter. So ito yung gagamitin natin pamputol ng kadena. Ayan, so after nating maluwagan, ipupush lang natin yung gulong. Ayan. So puputulin na natin yung kadena. Ayan, hindi na natin ito gagamitin kasi nga medyo matigas na. Saka napakaingay na. So kailangan na talaga natin palitan to. So ito gamit itong chain cutter natin. So, hanap lang tayo dito. Kahit saan. Kasi hindi na naman ito magagamit. So, itatabi lang muna natin itong kadena. Kasi ito yung pagbabasehan natin sa
sa length ng bagong kadena natin. And tatanggalin muna natin yung front sprocket natin. So lagyan natin ng trapo. Anong Tagalog sa trapo? Basahan. Para hindi siya gumulong or ay i-gear na lang natin. Ayan. Ayun, tatanggalin na natin tong lock. Ayan. Lock ng trans bracket. Ayan. So itabi lang natin. So kita nyo naman, napakalinis. Ayan. So 15 tip din. So same lang din sa sprocket combo natin na 1551. So lilinisin lang natin ng konti. Nakakahiya naman sa inyo. So alright, medyo nalinis na natin yung banda rito. So tatanggalin na natin tong rear tire natin. Tsaka ang sprocket natin. So tatanggalin natin tong rear sprocket natin. I-criss-cross lang natin. Ayaw. Kailangan ng 100% na lakas. Ayan. Sa kabila naman. So ayan yung stock sprocket natin. So install na natin yung bagong sprocket natin. Tsaka natin i-install yung sa front. So unahin muna natin to. So ayan, bagong bago. AR sprocket and chains from Shopee. May free stickers pa. Ayan. Free sticker. Bro. Ayan. 51 teeth na rear sprocket. So kakabit na natin. Good.
Alright, tapos na yung sa front sprocket. So ikakabit na muna natin yung rear tire na. So ayun, tapos na nating ma-install yung gulong sa likod. So next naman is ito na yung kadena na natin. So puputulin muna natin siya na ibabase natin sa taas ng stock natin. So yung length ng stock natin yung pagbabasehan natin bago natin puputulin. Alright? So ayun, naputol na natin mag-mix, so ilalagay na natin dito para makabit na natin kasi anong petsa na. So ipapagulong lang natin. Ayan, ayan, hanggang sa pumasok. Then iba. Then itong anong tawag dito? Changling pangdugtong. So ayun mga migs, tapos na tayong makabit tong bagong chain sprocket natin. So ipapantay na lang natin and i-adjust na lang natin yung luwag ng kadena. So after dun siguro tapos na. Alright, tara. So ayun mga migs, finally ginabi na tayo. Okay lang yan. Importante natapos. So ayan. So siguro bukas na natin itetest ride kung anong performance niya. Alright, paalam na muna. So ngayong araw na to, matetest natin yung bagong sprocket natin. Nilakihan ko yung sprocket natin na 1551 na sprocket set. So next stop is kapis sa bukid na. Twisted. Ayan, bira 100. Alaka, grabe oh. Look at the view. Aww.